Ang abaka o mas kilala sa buong mundo bilang Manila hemp, ang isa sa mga pangunahing commercial crop sa Pilipinas. Isa itong palumpong o shrub na kahawig ng saging. Karaniwang tumutubo ang abaka na may taas na 20 talampakan o 6 na metro. Madalas gamitin ang fiber ng abaka sa paggawa ng sinulid, lubid at mga kasuotan dahil na rin sa angking tibay nito. Ang Pilipinas ang namumunang producer ng abaka sa mundo kung saan humigit kumulang 90,000 magsasaka ang nagtatanim at umaani ng abaka. Isa ang Antique sa may pinakamalawak na taniman at plantasyon ng abaka sa Pilipinas. Mapapakinabangan ang abaka sa loob ng 18 buwan matapos ang unang tanim dito. Pagkatapos nito ay pwede na ulit anihin makalipas ang 3 hanggang 8 buwan. Pinuputol ang pinakapuno ng abaka at hinahayaang maiwan ang ugat sa lupa. Saka tumutubo ang bagong halaman mula sa lumang ugat. Pagkatapos putulin at makuha ang mga stock ng abaka ay saka naman papasok ang proseso ng tuksiing o ang pagbabalat sa stock gamit ang isang kutsilyo. Kadalasang ginagawa ang tuksiing sa mismong taniman ng abaka. Makaraang matalupa na abaka stock, dito na sinisimulan ang extracting o ang mismong pagkuha ng hibla o fiber. Tinatawag din itong paggigi sa mga komunidad ng Antique. Gumagamit ang abaka farmers sa mga kagamitang gawa sa kahoy na may espesyal na blade. Sa pamamagitan nito ay nai-extract nila ang dalawang klase ng fiber. Ang tinatawag na first class o yung ginagamit sa paggawa ng kasuotan at bag. At ang third class na siya namang ginagamit sa paggawa ng lubid o tali sa mga barko. Makaraang ma-extract ang fiber, saka naman ito sumasa ilalim sa drying o ang pagsasampay at pagpapatuyo ng abaka sa ilalim ng sikat ng araw. Inaabot ang pagpapatuyo ng isang araw kapag maganda ang panahon. Kapag tuyo na ang abaka fiber, saka naman ito iipunin at pagkukumpulin o ang tinatawag na bundling. Kadalasan kasing nasa kabundukan ang taniman ng abaka, kaya mano-mano itong binubuhat pababa ng bundok. Sa komunidad ng mga magsasaka, kadalasang iniipon ang nakuwang abaka fiber. Dito na rin ito kinukuhanan ng timbang at inaangkat ng mga mamimili. Sunod na dinadala ang abaka fiber sa mga individual para sa knotting o ang pagtatali at pagbubuhol ng mga hibla nito. Pinaghihiwalay ng mga knotter ang bawat hibla at pinagdudugtong-dugtong. Makaraang makabuo ng mahabang hibla ng mga abaka, saka na ito kinukuha ng mga maglalala gamit ang loom upang makahabi ng tela ng abaka. Gayon din ang mga twiners upang makabuo ng mga lubid o pang dekorasyon.